So yun guys, welcome again to my YouTube channel, Instructor Monski. Today, nandito tayo sa Porcila Airsoft Shooting Range. Today's video, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakaiwas sa disqualification during a sanction match. So tara, samahan niyo ako. So yan guys, itong tips na ibibigay ko sa inyo is based on my experience as a match officer na ginagawa ng mga shooter during sanction match. So number one na disqualification is accidental firing o yung itinatawag nila na AD. Number two is yung breaking 180 degrees. And number three is yung sweeping. So ito lang yung pinaka-common na nakikita ko na ginagawa ng shooters kung bakit sila na-disqualified. Actually, maraming mga disqualification during sanction match. Pero ito yung pinaka-common na nangyayari. Ngayon, ito yung bibigay ko sa inyo para maging aware din kayo dun sa shooting competition kung kayo ay mag-join ng sanction match. Okay. So, yung number one is AD. So, paano siya na nangyayari? Papakita ko muna sa inyo kung bakit sila nagkakaroon ng AD. Okay? Are you ready? Ready. Stand by. Kita nyo, during nag-change mag ako, so pumutok yung pistol. So, ang mistake doon, dapat during mag-movement kayo, kung for example, galing kayo dito, tapos pupunta kayo dito, always trigger finger out. At the same time, pag nag-change mag kayo, dapat always trigger finger out. So, pagka-move nyo dito, bilang pagkapunta nyo, bang, 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 change. Ito always trigger finger out, then bago nyo salpak. Kasi kung nakalagay yan dito, automatically kasi na puputok talaga siya. Kasi minsan, sobrang hampas natin o sobrang pasok natin ng magazine is na sasama yung ating trigger finger. So nakakalabit natin yung trigger. So yun ang nagiging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng accidental fire. Actually, every time naman na mag-move kayo, kahit saan kayo pumunta, for example, pumunta kayo dito, pumunta kayo doon, basta mag-move kayo, always trigger finger out do sa trigger para hindi siya mag-cause ng accidental fire. Okay? So yan guys, ito yung second, yung violating the 180 degrees. So breaking 180 degrees. So ito, kadalasan nangyayari kapag itong portion na to, ito yung pinutukan nyo, then pupunta kayo dun sa uprange. Then, puputukan niya itong kabilang dulo. So, ang nangyayari, yung kanyang muscle ng barrel is hindi siya naka-down range. So, naka-uprange yung kanyang pistol. So, that's why na be-break niya yung 180 degrees. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya na be-break. Are you ready? Ready. Stand by. Stop. Unload. Show clear. Hammer down. Holster. So, nakita niyo kung paano siya nag-break. So, hindi ko nilagay yung barrel dito sa downrange. So, ang aking muscle ng barrel naka-point na dun sa uprange. Supposed to be, na-break ko na yung 180 degrees. Ngayon, ano yung magandang gawin natin para hindi tayo makapag-break ng 180 degrees? Okay. For example, pumutok kayo dito, bang, 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 ting, at pupunta kayo doon, dito sa, papunta sa left side. So, supposed to be, yung muscle ng barrel nyo, ganito yung position. Then, tsaka kayo tatakbo, papunta dito sa next point na inyong target area. Bang, 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 bang. Ngayon, kung kayo naman ay pupunta dito, ano yung gagawin nyo? Okay, from here, dito kayo, bang, 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 ting. Ikot kayo
see to it na itong pistol grip nyo halos kapantay ng inyong left eye. Then, proceed kayo, takbo kayo dito. Then, putok na kayo. Bang, 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 ping. So, ganun lang ka-easy yung sequence. For example, galing kayo ng downrange, papunta kayo sa uprange, papuntang left or right. Ngayon, meron pang isa kung paano na be-break yung 180 degrees. Example niyan, galing ka dito sa right side, papunta dun sa left side kasi meron pang mga target dyan. Ngayon, papakita ko sa iyo kung paano siya nababiolate yung 180 degrees. Doon ka sa kamila. Dito. Yan. Up. Okay. Are you ready? Ready. Stand by. Okay. So, kung napansin nyo, nag-chase mag ako from here. Nag-chase mag ako, ganito yung position ng katawan ko. So, breaking 180 degrees naman ako. Okay? Ngayon, walang problema yan kung galing ka dito sa right side. Pumuto ka dito, bang, 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 bang. Then, pupunta ka sa kabilang side, sa right side. Kasi, ang muscle ng baril, naka-point na dun sa downrange. So, wala kang problema. So, ito, against naman to, dun sa mga right-handed. Ngayon, kung mga left-handed naman sila, ito yung pinaka weakness point nila. Kasi pag putok mo dito, bang, 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 at left-handed ka, so pag nag-chase mag ka, so breaking 180 degrees naman. Okay? So ngayon, papakita ko sa inyo para maiwasan nyo yung pag-breaking sa ganitong scenario. So guys, ito, for example, pupunta ko dito sa portion na to. Okay, pagpunta ko, bang, 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 bang. So ang gagawin ko, i-release ko muna yung magazine, then proceed ako dito, sasalpak ako dito, pag andito na ako sa tapat ng aking target, or naka-facing na ako dun sa downrange. Kasi, kung mag-chase mag ako, during, tatakbo ako dito, so, violate ko na yung 180 degrees. Kaya, ang pinaka-safe niya, from here, pagkaputok mo dito, release, takbo, salpak. Okay. Ganun lang ka simple para hindi nyo ma-violate yung 180 degrees. Na breaking 180 degrees. And yung pang plus, yung sweeping. So yun guys, ito yung sweeping. Actually, nangyayari lang siya pag for example, nahulugan ka ng magazine din kinuha mo. Or pag bunot mo is nauna yung left. Pagbunot mo, nauna yung left bago dumaan yung muscle ng baril. So, sweeping ang tawag dyan. At the same time, yung pagputok mo, for example, ganito, pagputok mo, biglang nahulog yung magasin. For example, ganito. Tapos, binalik mo, tapos pumutok ka. So, ang tendency, pag nandito yung baril mo, tapos pumulot ka, nasa tapat ng muscle mo itong baril, so makakol ka ng DQ as a sweeping. Ngayon, paano natin siya maiwasan para hindi tayo magkaroon ng sweeping? Okay. Una, yung sa pagbunot. Pagbunot natin, make it sure na yung ating kamay is
andito sa may tapat ng stomach natin. Para pag bunot mo ng pistol, makukuha mo kaagad yung pistol na hindi ka madadaanan ng muscle ng iyong pistol. And secondly, pag na-drop yung iyong magazine, ganito yung gagawin nyo. So pagkaputok nyo, bilang na-drop. Ngayon, ilayo nyo yung inyong muscle ng barrel. Ilayo nyo yung pistol, then pick up nyo yung magazine, then salpak ulit, then resume ulit ng putok. So, ganun lang ka-easy. Tatandaan lang natin na meron siyang laman. Kaya once na mag-pick up tayo ng barrel at tumapat yan dito sa may tapat ng ulo mo, so, pag nakita yan ng MO, automatic na bibigyan ka agad kayo ng disqualification. Shooters, stand by. At yan guys, kung gusto nyong mag-try ng airsoft practical shooting, welcome po kayo dito sa Forest Hill Airsoft Shooting Range. Meron po kaming binibigay dito na free tutorial para sa gun safety and sa proper handling ng pistol. So, try nyo po yung airsoft practical shooting. So, napaka-friendly po niya, napaka-safe. At the same time po, napakatipid. At pwede rin po siya na bonding ng pamilya. Pwede kayong pumunta ng buong pamilya. So, nag-alot naman po kami dito ng mga pistol na for rental. So, pwede po kayong mag-rent kung wala po kayong gamit. At the same time, magkaroon na rin po kayo ng bonding ng family. So, kasi yung iba, puro na lang mauling, nood ng sine. So, para ma-experience nyo naman yung kakaiba. So, welcome po kayo dito sa Forest Hill. So, yun lang guys. Kung nagustuhan mo itong aking video, huwag mong kalimutan mag-like and share. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Instructor Monsky. God bless.